guys, good morning, welcome back to our channel Kamantag Pigeon TV. For today's video mga kapatids, dadaling ko kayo sa part 2 or ikalawang yugto ng ating pagbisita dito sa Bio Pigeon Bio Research. So bali pupunta tayo sa tinatawag nilang Twin Castle. So pasisilip natin kung anong meron doon sa Twin Castle. So paano mga kalapatids, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Paki-click mo rin tong notification bell lang sa ganun eh, parati kang updated sa ating mga videos na ilalabas na kagaya nito. So paano mga kalapatids, tara samahan niyo po ako dito sa Bio Research Bio Region upang malaman niyo kung anong meron dito sa Twin Castle na tinatawag nila. Let's go! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Thank you.
yun mga kalapatids, nandito naman po tayo sa ano, kanilang tinatawag na conditioning tower. So meron po ditong mga kinukondisyon o mga galing na breederan dito. Yan, yan. Dito po ilalagay lahat ng kalapati na i-bili-break or hinihiwalay sa kanilang mga partners. So para makakondisyon po sila. So yan po yung conditioning tower nila. Andito rin po yung tawag dito, breeding section ng babae at lalaki. Ayan, dyan din po yun mga kalapatids. At yan, makikita nyo rin dyan mga kalapatids yung peacock, kung tawagin mga kalapatids. Trivia nga pala mga kalapatids, dito ko lang din po nalaman tong peacock nga pala, paano malalaman yung babae sa lalaki. So bali yung peacock na may kliyang buntot mga kalapatids, yung nakikita yung brown, yan po yung babae. So yung peacock naman po na makulay at mahaba yung buntot, yun naman po yung lalaki. So ang galing po, no? Dito ko lang po yan nalaman sa BioPigeon Bio Research. So yan, kasama ng mga kalapati sa pagkoconditioning po yan mga kalapatis. Yung nakikita yung tab na maliit na yung mga kalapatis, ginagawa po ng paliguan ng mga alagang kalapati yan mga kalapatis. So yan, makikita nyo rin layer by layer mga kalapatis yung conditioning tower nila. Yan nila nilalagay lahat ng kalapati na i-condition nila. So parang malaya silang makakalipad mga kalapatids. Sa ganun eh, makakondition at magibalik sa tamang kondisyon o tamang panganawan yung alagang kalapati ng Bio Research Bio Pigeon. So yun lang muna mga kalapatids. Mga kalapatids, ayan po yung mga bagong cages na paglalagyan po ng mga kalapati dito sa BioPigeon Bio Research. So more than 60,000 heads po ng kalapati ang pwedeng mailagay dyan sa bagong cages na yan mga kalapatids. Napakaganda po, napakalinis at elevated po yung paglalagyan ng mga kalapati rito. So yun, sulit na sulit talaga dito sa BioPigeon Bio Research. So tara! So yun mga kalapatids, nandito naman po tayo sa pinakatuktok or pinakataas ng Tower Twin Castle mga kalapatids. So yan po, makikita nyo po yan na kulungan po yan ng, ano, ng mga tipplers mga kalapatids. And then yan po yung simbahan dito ng mga kalapati. Kung gusto nyo pakasal yung kalapati nyo mga kalapatids, magpunta lang kayo dyan sa BioPigeon Bio Research para ikasal yung mga partner nyong kalapati. So ayan mga kalapatids, iikot ko po kayo dito sa loft ng flyers loft ng mga tipplers. So makikita nyo po yung iba't ibang uri or iba't ibang kulay ng mga tipplers na meron dito sa BioPigeon Bio Research. So yan po yung tipplers, ginagamit po yan mga kalapatids sa endurance. So bali ang magiging competition niyan is patagalan po ng lipad sa ere. So yan po yung mga ng tipplers sa sports ng tipplers mga kalapatids. So, maganda rin po yan, mainam din po na meron tayo sa loob para mag-guide po yung kalapati natin na maging malakas po sa liparan. So maganda po rin may tippler tayo mga kalapatids. So pwede kayo mag-avail dito sa BioPigeon Bio Research mga kalapatids. So ayan, ayan sila, ang gaganda ng kulay. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na Pigeon Church. So pwede nyo po ipakasal yung kalapati nyo rito mga kalapati sa buhay. Maging mablesingan po yung alaga nating kalapati. So yun lang mga kalapati. Maraming salamat po sa patuloy na suporta dito sa ating channel. So hanggang sa muli. God bless. Masalam.